So kung ito total mo lahat yan guys, yung average niyan is kumikita ako ng 30 to 40,000 pesos in one month by just doing affiliate alone. So nung December 2021, kumita tayo ng $1,821. So magkano yan in peso? Ang catch dito guys, bakit ganito kalaki yung kinikita ko dito sa YouTube? So ayan guys, kumusta kayo dyan? Hoping na okay kayo ngayon. So in today's video, isi-share ko sa inyo yung top 5 main sources of income ko ngayon na kung saan kumikita ako ng 250,000 in every month. Ginawa ko tong video na to, this is not for me to brag or ipagmayabang sa iba, kundi para ma-inspire kayo guys. Kasi as a simple person na kagaya ko, na posible palang kumita ng ganong kalaki. So kung nakaya ko, for sure makakaya mo din yan. And malay natin guys, kayang-kaya nyong i-replicate, gawin din yung mga ginagawa ko. So kung mas magaling kayo sa akin, mas may chance na mas malaki yung kikitain nyo kaysa sa akin. So in this video, hindi ko lang basta-basta i-share sa inyo yung top 5 mainstream income sources ko. Kundi magbibigay din ako ng mga importanteng tips, mga diskarte na ginawa ko kung ba't ako naging successful sa limang to. So kung gusto mong maging successful at kumita kagaya ko, I suggest na panoorin mo tong video na to guys hanggang sa dulo kasi madami akong i-share na knowledge dito sa video na to. So ayun guys, kung gusto mo itong mga ganitong videos na nagtuturo ako ng mga tips and tricks kung paano tayo kikita online, trading, mga legit websites and applications, favor naman kung may time ka lang naman, pakiclick naman yung like button dyan sa baba, ayan, i-click mo yan, para ganahan naman ako guys na magturo pa, mag-share pa, gumawa pa ng mga ganitong videos na meron kayong matututunan at pwede nyong gamitin. So kapag na-click mo na yan, huwag na natin patagalin, punta na natin yung computer natin. Hi guys, bago ka lang ba dito sa channel na to? And gusto mong matuto kung paano kumita online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell icon para ma-notify ka in every uploads ko. So ayun guys, nandito na tayo sa computer natin. And alam naman natin na lahat na ng kitaan is nasa online na, diba? So sa mga wala pang alam guys kung paano kumita online, saktong-sakto itong video na to para sa'yo, para magkaroon ka ng idea kung ano yung mga possible na pwede natin mapagkakitaan online. So simulan na natin guys. So yung lima, no particular order, unahin natin yung affiliate marketing. So dito sa affiliate marketing, meron akong dalawa dito guys na pinagkakakitaan, which is si Shopee Affiliates, then si Involve Asia. So ayan, ano nga ba itong mga affiliate marketing na to? Paano ba sila gumagana? So dito sa affiliate marketing guys, dito sa Pilipinas, example natin, is makikipag-partner ka sa mga biggest online marketplace. Ayan, so nandyan si Shopee, nandyan si Lazada. So ang gagawin mo lang bilang affiliate nila is i-recommend mo lang yung mga products na nandun. I-recommend mo sila sa mga friends mo, relatives, sa mga subscribers, sa mga fans mo. So kapag may mga bumili sa mga recommendations mo, magkakaroon ka ng commission. So kikita ka through commissioning dito sa affiliate marketing. So ayan, ito ngayon yung dashboard ni Shopee Affiliate. So tignan natin yung kinita ko nung nakaraang buwan. So December, tignan natin. 1-2-31. Boom. So in the month of December guys, kumita ako ng 26,500 pesos. Ayan. Then tignan natin dito sa my Involve Asia. Mag-login tayo. Ayan. Then check natin yung withdraw. Boom. So makikita nyo dito guys, ayan, example natin yung month of November, dalawang beses akong nag-withdraw dito. Ayan. So check natin kung magkano yan guys, calculator natin. Boom. 560 plus 149 equals 709 Malaysian Ringgit. So, ko-convert natin sa peso. Ayan. 709. So, in the month of November, guys, sa Involve Asia, kumita ako ng 8,700 pesos. So, kung ito total mo lahat yan, guys, yung average niyan is kumikita ako ng 30 to 40,000 pesos in one month by just doing affiliate alone. So, itong affiliate marketing na to, guys, mostly pinagkakitaan niya ng mga sikat na vlogger, sikat na influencer, mga artista. Kasi kapag nag-recommend sila ng mga products galing sa Shopee, na kapag sinabing ginagamit nila, for sure, mapapabili niyo yung mga fans nila, yung mga subscribers nila, diba? So, example natin, ito, yung isang vlogger na sikat. So makikita nyo dito sa may description box niya, nag-promote siya ng mga products dito. So kapag clinic mo yan, mapupunta ka sa Shopee. Ayan, so kapag binili mo yan, magkakaroon ng commission itong vlogger na to. Ayan, so ganyan gumagana yan guys. So
So baka may magtanong sa inyo guys, bakit sinasabi mo pa yan? Bakit nire-recommend mo pa yan, Sir JP? So kahit hindi tayo sikat guys, kahit hindi tayo kilala, pwedeng-pwede tayong kumita dito. Kailangan mo lang ng tamang diskarte. Ang isang tips lang dyan guys, is meron kang knowledge about marketing. Then yung pinaka-importante guys, dapat marunong ka sa Facebook ads. So ito yung pinaka key factor and ito yung pinaka ginagamit ko and pinaka ginagamit namin para maging successful kami dito. Ayan. So paano nga ba gumagana to guys, itong Facebook ads na to? So basically, hindi ka lang basta-basta magpo-focus sa mga groups, sa mga relatives mo, sa mga friends mo, ayan. So kailangan mo ng greater audience and si Facebook ads yung magbibigay sa iyo noon. So si Facebook ads tatargetin niya yung mga audience na nagkaka-interest dun sa ire-recommend mong product. So ganun yung takbo noon guys. So example natin, punta tayo dito sa profile ko. So dahil nagkaka-interest ako sa Photoshop, photo design, so ito yung example na ads na nagpakita sa akin. So kapag may nakita ang sponsored dyan, meaning yan, Facebook ads yan guys. Then dito, sponsored, Shopee, then GCash, meaning naka-ads yan guys. So kapag yung potential buyer, clinic to, kunwari ito yung ads mo, at napunta sila dito, may potential na bibili yung potential buyer na yon. So ganun yung kagandahan ng Facebook ads guys. So for this video guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung potential niya. Example natin, itong nirun kong ads na to. So tapos na siya, completed. So dito pala sa Facebook ads guys, hindi yan libre. So magbabayad ka dyan para ma-recommend ni Facebook yung mga products mo dun sa mga milyong-milyong gumagamit ng Facebook guys. So nag-run ako ng ads dyan na worth 1,000 pesos, $20 in 5 days, tignan natin. Ayan, from January 7 to January 12. So tignan natin dito guys kung magkano yung naging profit ko dun sa pinang-boost ko na $20. Ayan, tignan natin, 7 and 12. January 7 and 12. Boom. So dito sa Shopee dashboard, kumita ako dyan ng 6,100 pesos. Ayan. So akalain mo yun guys, 1,000 lang yung pinang-run ko ng ads. Ang bumalik, 6,000 pesos. So nakikita nyo yung potential ng Facebook ads guys. Kung gusto nyong matuto kung paano mag-affiliate marketing, ayan, panoorin nyo to guys. Itong dalawang to. So video to about Involve Asia. So maganda tong startup guys kung gusto nyong matutunan kung paano yung flow niya. Kung ano yung flow ng affiliate marketing, paano ka mag-start, mag-sign up, gumawa ng affiliate links. Then also sa Facebook ads, eto guys. So ituturo sa inyo lahat ng mga gusto nyong malaman about Facebook ads ng dalawang video na to. So yung number 2 natin guys is si Axie Infinity. Ayan, so madami na siguro sa inyo na alam na naglalaro ako ng Axie Infinity at manager ako dito. So as of now, as a manager guys, kumikita ako dito ng approximately 80 to 100,000 pesos a month yun. So mababa pa yan guys kasi sobrang baba ng SLP ngayon. So para maintindihan ng iba guys kung ano yung mga pinagsasabi ko dito, explain ko lang ng mabilisan para magkaroon din kayo ng konting knowledge tungkol dito. So si Axie Infinity guys is an NFT game na play to earn siya. So maglalaro ka lang and kikita ka na. So sa mga nakapaglaro na nito guys, ayan, alam nyo naman kapag nanalo ka dun sa game na to, bibigyan ka ng reward in the form of SLP, Smooth Lab Potion. So itong SLP na to guys, it's a form of cryptocurrency. So kinoconvert yan sa peso and dun ka kikita guys. Bago ka makapaglaro ng Axie Infinity, kailangan mo munang bumili ng mga axes mo guys. Ayan. So in one team, which is composed of 3 axes. So hindi to libre guys. So kapag bibili ka ng axes mo, ayan, kailangan mong bumili ng 3 and may mga presyo yan. So dahil ngayon, dahil biglang bagsak yung SLP, bagsak na rin yung Ethereum, AXS, bumagsak na rin yung mga presyohan nila. And makakabili ka na lang ng mga magagandang team ng mga malalakas na axes worth of 10 to 15,000 pesos na lang guys. So ganun na lang sila kamura ngayon. So wait, baka may magtanong sa inyo guys, bakit Sir JP yung laki ng kinikita mo, 80,000 to 100,000 pesos? Kasi guys, manager ako dito sa Axie Infinity. Ayan. So meaning ng manager, ako yung nag-invest, ako yung bumuo ng mga team, ganyan, ako yung naglabas ng pera, and as of now, meron na akong 42 teams. So yung 42 teams na yan, pinapalaro ko sa mga scholars ko. Naghanap ako ng mga magagaling na players para laruin yung mga axes na binili ko. So dahil ako yung nag-invest, then may mga players ako, may mga hatian ka
kami. So sa akin yung 60% ng kita, sa mga players ko naman yung 40%. Ayan. So para maging transparent tayo guys, kukumputin natin kung magkano yung possible nakikitain ko in 1 month. So itong 133 na to, ito yung average na nafa-farm ng isang player guys in 1 day yan. So kumputin natin, 133 times meron akong 42 players. Ayan. So in 1 day guys, nakakapag-farm kami ng 5,586 SLP. I-times natin in 30 days para makuha natin yung 1 month. Ayan, is equal to 167,580 SLP. Ayan. Hindi pa yan nahati. So, kukunin ko pa yung share ko dyan, guys, na 60%. So, i-times natin sa 60%. 60, yan, equals to 100,548. So, ito na yung share ko dyan, guys, bilang manager. So, hindi pa to peso, guys, ha. In the form of SLP pa lang to, Smooth Love Potion. So, i-convert natin siya sa SLP, guys. Copy natin yan. Copy. Tapos puntahan natin dito, SLP to PHP, pesos. Ayan. So, yung value ng SLP ngayon is, 1 SLP is equal to 0.93 pesos. Ayan. So, try natin. Paste. Boom. So, in 1 month, guys, kumikita ako ng 94,000 pesos. So, depende pa yan, guys. Depende sa galaw niya. So, kung tumaas to, sabihin natin, i-review natin yung galaw niya. Sabihin natin, dito lang na presyuhan, nung November, price ng SLP is nag 3 pesos. So, kukunin natin yung value niya. Ito yung na-farm natin in 1 month. Ayan. I-multiply natin ng 3 pesos. Ayan. So, ito yung possible nakikitain ko, guys, in 1 month. Kapag nag 3 pesos to. So, nakadepende yung kita mo, guys, kung ano yung galaw nito. Kung tataas ba siya or bababa. Dati, nung November, ito yung kinikita namin talaga, guys. 301,000 pesos. Ngayon, nasa, ayan, nakita nyo naman, 94,000 pesos na lang. Kasi bumagsak yung value ng SLP. So, kung gusto nyong matuto kung paano pasukin yung Axie Infinity, guys, ayan, panoorin nyo to. Ayan, so latest na video ko lang, itong dalawang to. Ito yung gameplay kung paano laruin, and ito naman yung kung paano i-set up yung account mo, and kung paano mo i-withdraw yung mga kikitain mo. Then yun sa pagiging manager, guys, wala pa akong video tungkol dun. So gagawan ko na lang siguro, guys, ng part 3 ito, para malaman nyo din kung paano mag-set up ng manager account, para magkaroon din kayo ng mga scholars nyo. So ayun guys, yung pangatlong pinagkakitaan ko is through crypto trading. Ayan. So dito sa crypto trading, kumikita pa rin naman tayo dito. So dahil bagsak yung market ngayon guys, last month and this month, siguro kumikita na lang tayo ng 30 to 60,000 pesos in just 1 month. Kasi mahirap mag-trade ngayon guys, kasi bagsak yung mga market ngayon. Ang maganda naman dun is nakasale lahat ng mga coins. Kaso, matagal yung holding time niya. Siguro kapag bibili ka ngayon dahil nakasale siya, mag-wait ka niyan ng mga 2 to 3 months bago mo maramdaman yung pagtaas ng coin na yon. So yung nakikita nyo dito guys sa may overview ko, ayan. So napakalaki niyan guys, meron akong 1.51 Bitcoin. So value niya in peso is 3,339,228 pesos. So mukhang malaki guys, pero earnings ko to in 1 year. So naipon lang ng naipon yan guys, kasi day trader tayo. Kung may makita tayong potential, magti-trade tayo doon, bibili tayo nun. So ayun guys, sa mga wala pang idea kung paano tayo mag-trade, ayan, paano yung crypto trading, explain ko na naman siya guys in layman's term para maintindihan ng mga bago dito sa channel natin. So gagamit na naman tayo ulit ng kamatis guys. Ayan, favorite kong example yan, yung kamatis. Good example siya sa crypto kasi yung presyo ng kamatis guys, mabilis din magbago, and ganun din yung concept dun sa crypto trading. Sabihin natin yung kamatis, ayan, nakabili ka ng presyo ng kamatis sa mababa ang presyo niya. Sabihin natin yung per kilo is nasa 3 pesos lang. Ayan. Then kinabukasan o kaya in 2 days, biglang tumaas yung presyo ng kamatis. Ayan. So yung 1 kilo ngayon is naging 12 pesos na per kilo. Yan. So, dun pa lang, may kita ka na guys. So, ganyan yung trading. Bibilihin mo siya sa mababang presyo, then ibebenta mo siya kapag mataas na yung presyo niya. And dun ka magigain ng profit. So, paano naman tayo malulugi dito guys? Ayan. Sa trading, may pagkalugi din yan guys. Sabihin natin, biglang tumaas yung demand ng kamatis ngayong araw. So, bumili ka ngayon ng pantinda mo sa palengke na isang kilo is worth 8 pesos. Ayan. Pero, nung ititinda mo na siya kinabukasan sa palengke, biglang bumagsak ngayon yung presyo ng kamatis.
Yan, naging 1 kilo is equal to 3 pesos na lang. Ayan. So, dyan ka maglo-loss profit, guys. Kasi nga, yung presyo na pinambili mo, biglang bumagsak. So, ganun yun, guys. Ganun din yung takbo dito. Kaya nga, meron tayong mga strategy dito. May mga indicators tayo. May mga tools tayo na pwede natin gamitin para i-analyze kung kailan babagsak yung presyo ng coin na yon and kung kailan tataas yung crypto na yon. So, dun yung magiging basis natin kung kailan tayo bibili, then kung kailan tayo magbebenta. May potential talaga, guys, ang crypto trading kung may proper knowledge ka. Kung wala naman, baka malugi ka lang dito. Minsan, may mga losses din ako, guys. So, hindi natin maiiwasan yan. Kaya ako gumagawa ng mga trading videos para ma-enlighten yung karamihan sa atin. So, madami na akong videos, guys. Ito sila. So, ito yung isa. Paano kumita ng 1K to 13,000 pesos in just 1 week. Tapos, ito. Paano kumita ng 100,000 pesos in just 1 week. Tapos, ito. Tsaka ito, yung Binance P2P. So, kapag pinanood mo lahat yan, guys, for sure, magkakaroon ka ng knowledge about sa trading. So, yung pang-apat na pinagkakitaan ko ngayon, guys, is itong pag-YouTube natin. So, nagsimula tayo from scratch dito, then lumago siya ng lumago dahil sa mga diskarte na ginawa natin. So, huwag kayong maniwala, guys, sa iba na yung mga sikat na artista lang, sikat na mga influencers lang, mga YouTubers lang, ang pwedeng kumita dito sa YouTube. Kahit mga ordinaryong tao, kagaya ko, pwedeng-pwede natin itong mapagkakitaan, guys. So, ipapakita ko muna, guys, kung magkano yung kinikita ko dito monthly para magkaroon kayo ng idea kung ano yung potential na kitaan dito sa YouTube, guys. Ayan, sa revenue. Then, silipin natin yung kinita ko nung December. So, nung December 2021, kumita tayo ng $1,821. So, magkano yan in peso? Copy natin. Paste. So, in that month alone, kumita tayo ng 93,000 pesos. Ang catch dito, guys, bakit ganito kalaki yung kinikita ko dito sa YouTube? Eh, mapapansin nyo naman, yung mga viewers ko, yung mga followers ko, is madalang na lang ako mag-upload sa YouTube, guys. Sabihin natin, in one month siguro, nakapag-upload lang tayo ng isang video. Pero bakit ganito pa rin kalaki yung kinikita ko, guys? Kasi nga, ang diskarte dyan, nakadepende sa niche mo yan. Nakadepende rin sa views siguro, sa mga subscribers mo, pero yung pinaka importante dyan is yung niche, yung subject na kung ano yung nilalaman ng channel mo. So, explain natin, guys, yung structure kung paano tayo kumikita dito. Ayan, example, try nating manood ng isang video ko. Boom. So, may nagpakita agad na ads dito, guys. Ayan. So, sa ads na yan tayo kumikita. So, dahil yung niche natin is all about money earning, mga legit website, ganyan. So, yung mga karamihan na ads na nagpapakita sa mga videos ko is all about financial, ganyan. Mga banks, sila BDO, BPI. Ayan, sa mga registration na ganito, magre-register daw tayo sa Shopify.com. And kung ano-anong mga malalaking company na kailangan ng registration and new clients. So, yung mga company na yan, sabihin natin si BDO, si BPI, nagbibidding yan, pataasan, para lang makapaglagay sila ng ads nila dito sa videos ko. Tulad nito, guys, si Shopify.com, for sure malaki yung binid niyan dito sa video na to para makapaglagay siya ng ad placement niya. Kasi imagine nyo, guys, and every client nila, dun sila kumikita. So what more kapag yung ads na to is nakagain ng madaming clients, let's say 1,000, ganyan. So dun sila tiba-tiba. The more the clients, the more earnings naman ang magigain nila. So, malalaki talaga yung mga binabudget nila sa mga ads na to. Then, another good niche or channel na kumikita ng malaki is yung mga gamer na vlogger na ngayon. Kasi mostly, kapag inopen mo yung mga videos nila, yung mga ads na nagpapakita doon is mga games. Tulad ng Mobile Legends, ayan, nag-a-advertise yung mga yan, mga sikat na PlayStation games, and madami pang ibang games, guys. So, yung mga malalaking game company na yan, nagbibidding din yung mga yan. Ayan, nagpapataas para magkaroon sila ng ads placement doon sa video na yon. Kasi kumikita yung mga gaming company na yan kapag nakapag-acquire sila ng mga new registration, new gamers, new players, new clients. So, i-compare mo yan sa mga nagdi-daily vlogs, mga personal vlogging, na kung ano-anong ads yung nagpapakita sa kanila. So, minsan kapag inopen mo yung vlog ng isang sikat na artista, nagpapakita dyan Nescafe, Sunsilk, Safeguard, Colgate, at kung ano-ano, guys. Ayan, so Rumble yan. So, let's compare, guys, itong channel ko na to, na si JP Mercado, may possibility, guys, na mas malaki pa rin yung kinikita ko sa kanila na once a month lang o kaya once in every 2 months lang mag-upload. So, nagigets niyo yung point ko dito, guys.
Kaya I suggest guys, kung gusto nyo mapagkakitaan yung pag-YouTube, ganyan, dapat may knowledge kayong ma-impart and lumayo kayo sa mga personal vlogging. Then also, piliin nyo yung mga magagandang niche na talagang kumikita ng malaki, tulad ng mga na-discuss natin kanina. And also guys, ang importante dyan is alam yung timbangin, yung quality versus quantity. Gumawa kayo ng video na ikaka-proud nyo in the future. Na kapag nakita nyo, kapag tumanda na kayo, ah, ginawa ko tong video na to, at itong video na to, madaming natulong. Yan. So ayun lang muna yung mga mabibigay kong tips dito sa pag-YouTube guys. So kung gusto nyo pang malaman yung mga diskarte ko dito sa YouTube, mag-comment kayo dyan sa baba guys para malaman ko kung gagawa ba ako ng videos para mas mapabilis yung earnings natin dito. And also kung gusto nyo mag-setup ng account ko dito sa YouTube, may ginawa na rin akong video na pwedeng magsilbing guide nyo. So eto siya, itong dalawang to guys. Ayan. So yung panglima natin guys is yung mga side hustle ko na lang to, in which dito ko ino-offer yung mga skill sets na meron ako. So yung isang side hustle ko is bilang graphic artist. So may mga clients tayo dyan. So minsan si clients nagpapagawa ng mga event banners, minsan nagpapagawa pa nga sila ng mga daily posting nila, mga graphics nila don, and minsan yung mismong page yung pinapagawa nila. Then also nagsa-side hustle din ako bilang Facebook Ads Manager. So yung mga maliliit na company, minsan hindi sila na marunong mag-run ng ads sa mga Facebook pages nila. So, naghahanap sila guys ng mga expert dyan. So, dito sa mga side hustles ko na to, kumikita ako ng 5,000 to 10,000 a month lang. So, depend guys kung gaano sila kadalas magpagawa sa'yo. Minsan, mas mababa and minsan, mas mataas. So, paano nga ba maghanap ng mga clients guys? Ayan, tulad ng isang existing client ko. So, nakilala ko tong client na to sa Facebook lang guys. Nag-search ako ng Facebook Ads Manager, ganyan. Then, nakita ko yung post niya that he is in need of a person na marunong mag-run ng Facebook ads. So, pwede kayong maghanap sa mga social medias, ayan. Then, pwede rin kayong maghanap dito sa Upwork. Dito. Yan. So, ang karaniwan na magiging client mo lang dito is mga, taga-ibang bansa na. So, may review na rin tayo tungkol dito. Kung gusto nyong malaman kung paano gumagana tong Upwork, panoorin nyo lang to guys. And explain ko dito kung paano gumagana and kung paano gamitin tong Upwork na to. So ayun lang guys, yun lang yung mga top 5 sources of income ko ngayon. So for sure yung mga ibang viewers natin na talagang loyal dito sa channel natin, hindi lang 5 yung pinagkakitaan nila ngayon, kundi madami guys, kasi madami na akong na-review dito guys. Ayan. So yung mga ibang viewers natin, kindly share naman yung mga experience nyo dyan sa comment section para malaman din ng iba at ma-inspire din sila guys. So ayun lang guys, sana may natutunan ka at na-inspire kita sa top 5 sources of income ko. So kung naging successful ako sa mga to, for sure kaya mo din yan. Ayan, may mga sources na tayo, may mga videos na tayo, gagawin mo na lang. Hoping na maging successful ka rin, and huwag mong kalimutan na balitaan mo rin ako. So i-comment mo lang dyan sa baba. So kita tayo ulit sa next video natin. Oh, pops, but I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you.